Share ko lang ng mga bilis na ano, mga boxing fans kasi alam mo, itong boksingero na ito na Filipino na nakaninirahan sa Australia ay lalaban uli. Si Czar Amonsot po, ano? Makakalaban siya niya po ito. Ito si Ashi sa July 7 sa Newcastle. Pag-usapan natin itong laban na ito kasi itong kalaban niya pala eh. Parang maraming pinabaksak na Filipino. At kung hindi niyo pa alam, ano, siguro nagtataka kayo, lumalaban pa pala yan si Czar Amonsot. At pag-usapan natin yung kanyang great battle with Michael Katsidis. Sino ba naman ang hindi makakaalala ng laban na yun? Napakatindi. Pag-usapan natin yung detalye, pare. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay, so let's go ahead and look at BoxRec para konfirmado tayo, ano? Based on BoxRec na po tayo para sure lagi tayo. Siyempre, yung BoxRec lagi natin tinitingnan yan for the official fight. So, this is Czar Amonsot, 35 wins, 5 talo, 3 tabla. Czar of Bohol from Australia, 5'7". At ito po, konfirmado po na nakasulat po dito na siya po ay may laban kay Sam Asi. Sama si 8 rounds at maganda dahil 8 rounds kasi alam ko matagal na naghahanap ng laban nito si Czar Amonsot at ang gusto niya nga kumbaga gusto niya not 6 rounds, gusto niya 8, 10 rounds, gusto niya mga ganong kahabang laban kasi mas gusto niya yung napapalaban siya at yung may chance siyang pabaksakin yung kalaban. So ito po yung huling laban ni Czar Amonsot, if you look at it here, medyo matagal na, 2019. So and whether we admit it or not, he has been a part-time boxer for a while. Since 2018, nakaisang laban siya kay Panya Utok. Panalo siya doon by split decision. And then Andrew Hunt, natalo siya dito unexpectedly. Kalaban niya 5-0-1, siya pa ang natalo via unanimous decision. We can all argue kasi nga, doon siya nagre-reklamo eh. Para pag-decision, siguradong parang halos wala nang panalo. Normal po yan. Ngayon, at least, he's gonna have another fight again and he knows na kailangan niya na ito paabuti ng desisyon. Mga kalaban niya, isang undefeated na naman, 13-0-1 is on draw. At ito po ay magaganap sa Newcastle Entertainment Center. Actually, itong laban na ito, undercard po siya ng Team Sioux Fight at saka Michael Zarafa. So, this is a big event in Australia promoted by No Limit Boxing Promotions. At syempre, okay. Natawa ako, tumaan bigla eh. So, yun, promoted by New Limit Boxing Promotion at ito po, Matt Rose at saka George Rose. Sila po yung promotion, promoter nitong laban na ito. And let me just look at it here. Pakita ko lang sa inyo yung kartada ng kalaban niya at sino-sino yung mga pinabaksak na Pilipino, no? Ito, palakihin natin. So, Sam Asi, huling nakalaban niya, Arnel Tinampay, unanimous decision. Amortino, Filipino rin itong Amor, I think, no? Yeah, Filipino rin ito from Baguio, and ayun, no? Parang dalawang beses niya pa pala kinalaban yung Arnel Tinampay, no? Si Joel De La Cruz, Filipino rin ito, malamang. Itong sinong Aswin Caboy, hindi naman Pilipino. Melvin Hernandez ay third place Manila, parang ganoon na rin. So I think it's a step up fight for Sam Asi. Sana ay kumbaga ay manalo dito si Czar Amonsot kasi parang ginagawa silang step up fight eh, no? So I hope manalo po si Czar Amonsot. So mga nakalimutan na si Czar, pare, kung nakalimutan niyo na, panoodin niyo yung great fights niya sa US kay Michael Katsidis. Doon siya talagang nakilala ko na grabe, ang ganda, ang lupit ng laban. At may lakas, may galing ito. The problem is he's not getting the right opportunity. And of course, medyo kailangan magtrabaho part-time at hindi siya masyado nabibigyan ng opportunity. Hopefully, magtuloy-tuloy na, kung sakaling manalo siya dito, bigyan pa siya ng sunod-sunod na laban para at least talagang makabalik siya sa kanyang format. 35 years old pa lang po si Michael Katsidis, si
Czar Amonsot. So pwedeng-pwede na 'yan. So sa mga umabot hanggang dito sa dulo, please suportahan po natin si Czar by commenting, and then of course yung mga taga Bohol diyan, suportahan po natin siya and sharing, comment, like, and syempre let me know kung kaya bang manalo ni Czar Amonsot dito sa laban na to. Salamat po. And please subscribe and hit that notification bell.